Doc Richard, di ba, medyo alam mo naman itong nangyari dito sa dengue vaccine. Meron tayong mga magulang na sobra naman ang pag-aalala. Ayaw naman natin Yes. maging over-worried sila. Yes. Meron namang iba na sasabi, baliwala yan, baliwala yan. Ayaw rin naman natin. Ano ba sa tingin mo yung tamang attitude ng ating parents, lalo na kung nabakunahan sila ng 1, 2, or 3 doses nitong dengue vaccine? Okay, magandang araw sa lahat. Salamat Doc Willy sa sa pagkakataon na ito. Sa totoo, hindi po pwede nating baliwalain kasi ako po, doktor ako, pag may patient ako may dengue, siyempre ang nasa isip ko is ito bang klaseng dengue ay matapang o hindi matapang? Ay ibig sabihin po ng matapang na dengue ay mabilis yung kanyang dehydration. Nakakatakot 'yon. Kasi yung dengue kasi, yung ugat mo o yung blood vessel, lumalabas yung tubig. So mabilis yung dehydration. So, nalalaman namin 'yan in the first 24 hours. Pag malakas umihi yung patient pagdating ng suero, ng dextrose, ay salamat, ibig sabihin madaling habulin yung dehydration. Pero mahina umihi, nag-dextrose na kami, mahina umihi. Ibig sabihin, matapang na klase ito. So, yun aming prayer na sana yung mga dengue na darating, hindi maging matapang para hindi in-stress. Majority naman po ay hindi matapang. Pero ngayon na may dengue vaccine, malalaman natin to, Doc Will, in the next 3 to 5 years. Hindi pa natin honestly masasagot. Kasi, sinong doktor ang magsasabing, ah, wala lang yan. Eh, wala naman kami experience na 5 years ago, binakunahan 800,000. Hindi natin alam yun. Bali, Dr. Richard, tayo yung unang bansa na makaka-experience ito. Oo, nga eh. So, wala tayong report. Bali, pinapanood tayo ng buong mundo. Yes. Hindi natin na, unless may masabi tayo, as Africa, nag-try na sila ng 1 million injections 10 years ago. Ganito ang nangyari. Eh, tayo yung una eh. So, yes, we hope na wala lang or the same lang ang mangyayari. Mm-hmm. But even without the vaccine, dengue is still dangerous. So, for me, with or without the vaccine, let's face dengue na ito ay isang sakit na hindi ordinary at hindi dapat siya baliwalain. Ngayon na pumasok ang dengue vaccine, I think the more tayong magtiptoe, the more tayong tumutok. Bigyan lang kita, Doc Richard, ng update. Hindi ko pa nakukwento sa iyo. Total, andyan naman yung kababayan natin. Okay lang naman na marinig nila. Na Apa. I think ang gusto natin makita yung mga datos ng drug company, ng Sanofi, kung gaano ba ka-severe yung dengue, gaano karami ang nakita nila. Oo, siyempre, gusto natin makita, I'm sure meron na yan, mga doctors na i-check natin para malaman kung tama yung datos, ilan ba yung severe, meron ba nangyari. Sabi nila walang namatay, pero siyempre titignan mo pa. At siyempre, ang isang caveat dito, yung mga nasa datos nila, yung mga napag-aralan lang nila yon. Hindi mo naman chinek ang buong 830,000 eh. Diba? Ang chinek lang nila Correct. Mas konti. So, Correct. Hindi porke walang side effect doon sa konting population nyo, hindi mangyayari dito sa amin kasi ito na yung actual na live. Eh. So, yun lang ang mga pinabantayan natin. At kung meron mga bagong data nga na kung konting-konti lang ba ang risk o medyo malaki, ilalabas natin para makita ng kababayan natin. Correct. Oo. Doc Richard, yes. Yes. Pampalakas ng katawan ng bata, meron ba? Para at least, di ba? Siyempre, yan na lang yan ang babantay mo sa anak ko. Ano mapapaya mo sa mga nabakunahan? May pagkain okay. ba? May vitamin? Yes. Or special tulong? Okay. Mag-comment muna ako doon, Doc Will, doon sa yung sinabi mo mga datos kanina. I agree doon kasi yung sinabi nila stage 2 lang daw. Kasi yung stage 3 po ng dengue, nawawala na yung blood pressure. Pero nababalik pa rin. Yung stage 4, profound shock na yun. Mamamatay na yung stage 4. Ang sabi nila, stage 1 and 2 lang daw.
Pero ano kasi yan, Doc Will, nasa management din eh. Kasi possible po na potentially maging stage 4 yung dengue na nakita nila. Kaya lang na well managed yon, siguro maagang na-admit, maagang na-dextrose, na-obserbahan ng mabuti. So, dineclare nila ngayon as grade 2 lang yon. Pero kung ngayon nagsabi sila na ihinto yung vaccination, ibig sabihin, ibibilib nila na matapang po yon ang effect. So, buti na lang, marunong yung nag-manage, kaya possible walang namatay doon sa mga napag-aralan nila. Kaya lang ngayon, what if, like for example, sa bansa natin, maraming malalayong lugar, malayo sa ospital, possible na yung mild or grade 2 lang, pwede po maging grade 3 and 4 kung hindi siya naagapan kaagad ng maaga. So, yun po ang comment ko doon kasi management staff din yun. Hindi natin pwedeng sabihin, ah, hindi talaga nakakatakot yung vaccine kasi hanggang grade 2 lang. Actually, kung maganda pagka-manage po yung patient kahit matapang hanggang grade 2 lang yon, kasi hindi mo napigilan mo ang pagbaba ng blood pressure. So, ibig sabihin, magaling yung pagka-manage. Pero ang danger doon, kung na-late ang patient or hindi napansin, pwedeng madami ang grade 3 and 4. So, I think it's on the management side as well. Ngayon yes, Doc Will, doon sa supplements natin, kasi ang dengue po is, sa ating ugat ang focus. So, ang napansin namin, yung mga patient na malalaki, ano? Matataba. Oo. Medyo mas pwede naging matapang yung cases nila ng dengue. Kung mas mataba yung... One of the possibility... Bakit? Opo. One of the possibilities is siguro hindi masyado siyang nag-e-exercise. Or yung magsige lang upo, ganyan. So yung kanyang ugat, para bang hindi na inat ng mabuti? Kasi walang hindi man pawis, ganun ba? So ngayon, nung inatak ng dengue yung kanyang ugat, pwede masyadong fragile yung ugat. Pero medyo madali siyang dumami yung mga butas. In comparison sa ugat na medyo na, yun, takbo-takbo, siyempre natural sa bata yun. So mas strong yung ano yung mga payatin, medyo although not hindi naman ito majority po ah. Hindi ibig sabihin po na pag mataba delikado, pero maraming napansin, hindi lang po ako na doktor. And number 2 is yung tubig na kailangan niya ng katawan, kasi kung mataba medyo madami yung kailangan niya na fluids kasi mas madami yung lumalabas. So may danger po doon. So on that side, it's exercise. Allow natin ang bata natin na maglaro din. Number 2, yung mga vitamins po sa blood vessel, vitamin B, yung magpa-init sa araw, still again, it helps to make our blood vessel strong. And yung vitamin B complex. Vitamin B, tsaka magpapa-araw. Vitamin B, vitamin recharge, tsaka magpapa-araw. Yung dalawa po, yung vitamin D, vitamin D-O-G, D, letter D. Is nakukuha naman natin yun sa pagpainit sa araw. Tapos yung vitamin B complex. Okay. Kasi stronger blood vessels din yun. So, ibig sabihin, nakukuha naman natin yung B complex sa majority of the vitamins eh. Tingnan nyo na lang gulay, yung... Sa gulay, nakukuha. Nakukuha sa mga gulay, sa isda. So, ibig sabihin, kailangan balance yung diet natin. Avoid talaga yung junk foods. And ito sinasabi ko, hindi ibig sabihin na pagka nagadengge ka, doon ka na iinom or magugulay. Hindi, lifestyle na to. Lifestyle na energetic, lifestyle na nagpapainit pa rin sa araw, hindi yung nakatago lang tayo kasi wala na tayong vitamin D. At may gulay ang pagkain, may isda, at may vitamins din. Vitamins naman, tingnan nyo yung likod ng vitamins nyo, marami na B-complex naman yan eh. B1, B6, B12. It will help your blood vessel to become strong. Sa tapagod, sa exercise, meron bang ipagbibili natin sa mga bata o okay lang magpagod sila para sa iyo? Yung laro kasi natin merong extreme,
meron ding kulang. So, dapat nasa gitna. Ibig sabihin, huwag naman yung sobrang pagod. Kasi sobrang pagod, tulad ng sinabi ko sa isang post na humihina yung resistensya mo at papasok yung mga sakit dahil sa sobrang na rin yung laro mo. So, hindi din pwedeng si ka lang upo, nag-iPad ka lang buong araw, hindi rin healthy yon. So, natural yun na meron tayong kalikutan ng konti, which is normal sa isang bata. Na actually, normal na sa bata yun. Kaya lang kung sa anak mo parang gusto lang nakaupo, kakain, nakakaupo, kailangan may gawin po tayo, pwede natin i-enroll sa isang swimming or magpa-basketball, ganyan. Para lang na kailangan tumakbo yung kanyang ugat, yung dugo sa ugat niya na mabilis, time to time, yung puso niya kailangan bumilis. Time to time, hindi yung mabagal yung puso niya kasi ang attack ng dengue fever is really on your blood vessels. All of your blood vessels yan, medyo magiging ano yan, malambot. Ngayon, kung hindi ka masyadong gumagalaw, pwede pong mas mabilis yung leakage o yung tinatawag natin na plasma leakage sa dengue. Yes, so napakaganda ng ina-explain ni Dr. Richard Mata. Ulitin ko lang, pag dengue daw kasi ang nasisira yung maugat natin, kaya yung mga bata dapat healthy ang puso nyo, nag-exercise. Yes. Maganda yung daloy ng mga ugat pag pinapawisan, di ba? Mas maganda yan. Tapos sa pagkain, iwas na sa junk food, sa mga maalat, kasi hindi rin maganda yan, hihina kayo. Sa tingin ko, sasabihin ni Dr. Richard, yung mga soft drinks, baka pwede pagbawasan. Ayan. More gulay, vitamin D, vitamin D, healthy, sapat na tulog, para kung darating man yung dengue o kahit anong sakit, yes, kaya. Strong kayo. Oo, yes. Parang magiging parang silver lining. Kasi inisip ko, Dr. Richard, di ba lagi natin yan pinipray, lagi pinag-usapan natin ni Richard na baka naman may blessing din dito para maging mas aware yung mga anak natin. Yeah. Yes. I'm sure marami pang ibang sakit na deadly, hindi lang naman dengue, di ba? Na matutulungan itong pagkain ng gulay nila. Yes, Dr. Richard. Yes. Correct po yon. So, hindi lang po dengue ang ating problema. Actually, na ano lang talaga siyempre ito ngayon dahil ito ang issue natin ngayon. Pero ako, somehow, before pa itong dengue vaccine issue, advocacy ako na to for many years kasi napansin ko po maraming nalilito sa dengue fever. Tawa-tawa daw, durian daw, papaya ang gamot. Eh, sabi ko, hindi naman platelet din ang pumapatay sa dengue. Eh, dehydration naman eh. So, anong gamot actually sa diarrhea? Yun ang gamot ng dengue, which is oral rehydrating solution, yung Orisol, saka yung dextrose. Eh, kung hindi mo kasi alam paano umatake yung kalaban, hindi mo alam paano ka lalaban sa kanya. So, itong nangyari ngayon, at saka thank you kong Doc Willie, maabot natin ang million-million na tao na kahit kayo ay nabakunahan ng dengue, vaccine o wala, ang bottom line, intindihin nyo ano ang dengue. It's a dehydration issue at time is gold. So kung naintindihan nyo yan, pwede nyo silang ma-check up agad, ma-admit ka agad. At kung na-dengue talaga, ihi. Dahil ang ihi, ang pinaka-importante, pag hindi umiihi ang anak nyong may dengue, delikado yan. Pero ihi ng ihi, tapos yung kulay niya parang malinaw, yan, good yan. Yan ang dapat tutukan. Hindi yung, kainin ng tawa-tawa, papaya. Eh, hindi nyo naman tinatanong yung ihi. Iksabihin, yung tinatawag natin, Doc Will, barking at the wrong tree. Iba yung nasa isip mo na problema. Iba yung totoo. So I hope na itong dengue vaccine issue will allow us to inform a lot of people and at the end, save a lot of lives dahil na-inform na natin sila. Yes, yan nga po ang sinasabi ni Doc Richard, yung ihi ng ihi ay wagi. Diba? Pag umiihi kayo lagi, ihi ng ihi ay wagi, happy kayo, kuminom kayo ng maraming tubig, mas maganda umiihi, ibig sabihin gumagana yung kidneys. Gumagana, diba? Oo. Para naman sa akin, Doc Richard, kasi meron ng mga kababayan natin, medyo set na yung isip nila na gusto nila yung tawa-tawa and papaya. And I'm sure meron mga ongoing studies pa naman, may narinig ako ng mga So, hindi rin natin alam ano magiging resulta nitong study. Kaya kung sa akin, kung gusto ng pasyente,
kung nandun yung paniniwala niya, pwede naman, wala namang masama siguro, itagdag na lang yan. Walang problema. Lagyan lang niya ng maraming tubig, di ba? Opo. Halo niya, lagyan niya maraming tubig, yun ang paniniwala. Opo. Basta may tubig, kasi yung tubig ang nakakatulong. Eh. Kung may tulong man yung mga halaman o wala, okay lang. Pwede naman, di ba, Dr. Richard, sa mga pasyente mo? Yes. Nila. Actually, hindi ko po binabawal. In-educate ko lang sila na, kunwari, bakit kayo uminom ng tawa-tawa or papaya para tumaas ang platelet? Sabi ko, mali ang sagot. Ang sagot nyo, para mahydrate ang pasyente. Kasi hydration ang importante. Dinagdagan na lang namin ng dahon. So, kasi kung hindi nyo naintindihan yung laban, platelet lang yung basihan nyo, hindi nyo tinecheck kung umiihi ba yung pasyente. So, ang danger kasi sa tawa-tawa, sometimes, or papaya, wala naman siya danger, kundi yung either, hindi lang muna kami magpa-admit do, kasi magpapaya pa kami sa bahay, or magtawa-tawa pa kami sa bahay. So, namamali yung decision making, kasi akala nila, yun na yung gamot. Pero sabihin nila, Dok, magpa-admit kami, dedextrose kami, tulungan pa namin ng papaya na may tubig. Ay, walang problema, nagkakaintindihan na tayo, kasi naintindihan nyo na dehydration pala ang danger, hindi yung platelet na mababa. Kasi yung platelet na mababa po, bumababa talaga yun siya ng 6 na araw, tapos tataas lang din siya pag umabot na ng 6 na araw, basta hindi kayo na dehydrate. So bottom line, hindi talaga yun ang pinaka-focus talaga is yung hydration. Second na po yung platelet, dahil yung platelet po ay tataas lang din pag hindi na dehydrate. So okay lang po sa akin yan, Doc Will. Ako, mga patient ko, papaya. Kasi ino-observe ko rin eh. Kaya sige, inom kayo. Nililista ako rin. Umiinom ng papaya. Kasi kung talagang may effect, talagang i-recommend ko. So, open kami dyan. Ang amin lang is mali ang decision making in particularly sa hydration. Yun lang po. Yes. Yan talaga ang goal natin, di ba, Dr. Richard? Gusto natin gumaling ang pasyente. Dahil dito nga sa Facebook, milyon-milyon maabot natin, mabuhay sila, di ba? Libre to sa Pilipinas, sa abroad, hindi nyo kailangan to. Isipin nyo po, nasa clinic kayo, kasama nyo si Doc Richard, kasama nyo anak nyo, nandito ako, kayo mga magulang, pwede kayo magtanong. Kita nyo naman yung doktor nyo, si Doc Richard, inuubo, may namamao, pero sige pa rin talaga pagdating sa tulong, bibigay. Baka, of course naman. Diba? Kasi talagang gustong-gusto niya tumulong. Opo. Eh. Tsaka ito talaga inaaral niya. Meron ko pang kinukwento, Doc Richard, na maganda rin siguro alam nila, merong isang gamot na pinag-aaralan, diba? Wala pa nga. Yeah. Opo. Opo. Ayaw namin kayo naman mag-umasa, pero ano ba itong gamot na pinag-aaralan sa dengue, bagong-bago pa eh. Hindi pa siya accepted, yes, pero ano ba ito? Actually, yes. Yun nga, Doc Will, yung gamot daw na ginagamit sa sepsis. Ang sepsis po ay malubhang sakit, ang infeksyon. Hmm. Kasi napansin nila, pag may sepsis din, nabubutas din yung ugat, or yung tinatawag na plasma leakage. Ngayon, merong gamot na binibigay para dyan. Ngayon, ito ay hindi sana sa dengue, kaya lang yung mga scientist, tinetest nila ngayon na baka yung leaking, no, yung pag-dehydrate ng katawan sa dengue ay makokonte or mapigilan. Ito ay nagtetest man noong 2015, ngayon in the middle pa, clinical trials. So sabi ko, may pag-asa tayo sa dengue. Hindi lang lahat vaccination ang ating solusyon. Kasi honestly, hindi naman kailangan mawala ang sakit na sa mundo para tayo maging komportable. For example, ang pulmonya, andyan pa raman ang pulmonya. Ang amoeba, andyan pa rin. Pero ang flu, andyan pa rin. Pero hindi tayo natatakot dahil marunong na tayo gumamot ng mga sakit na yon. So hindi kailangan na mawala talaga sila para hindi tayo matakot. Sa dengue, may pag-asa tayo na kahit may dengue pa rin, kung nakikita na natin na well hydrated, tapos lalo na kunwari itong gamot na ito, tinitest pa na maging lesser ang mga severity ng mga dengue, ay at the end, pwede nating sabihin, ay nagka-dengue si ano. Pwede nating sabihin, ay dengue lang naman pala, okay lang yan.
hopefully darating yung araw na yan. Hindi man natin ma-eradicate or maalis sa mundo ang dengue virus, pero kung maging maganda yung management, lalo na itong may tinetest pa, hopefully in the coming years, ma-release na rin natin yon. Kasi hindi po dengue vaccine lang ang pinag-aaralan. Meron pang mga ganitong ibang test para kahit nagkasakit, mapigilan ang severity. Katulad din sa ibang mga sakit. Marami na tayong gamot na, uy, nagka-pulmonya, pero hindi naman tayo takot eh. May gamot naman na. So, darating tayo dyan. So, pero as of the moment, what is available now is information drive. Na i-correct natin yung maling pag-iisip. It's all yes. About dehydration and yung time. Time is gold. Huwag magpa-delay-delay. Doc Richard, sa tingin ko, kailangan ulitin mo sa kababayan natin na pag nagkaroon ng dengue fever at may lagnat, bababa yung platelet ng 6 na araw. Tama ba? Tapos yes. Sa taas. Opo. Kadalas ba yung nangyayari sa maraming pasyente? Yes. Gusto mo umabot ng day 6. Pag day 6 ka na, ganun ba kadalasan? Iigi na, tataas na yung platelet, gagaling na? Yes po. Nasa ano na, may naka... Sa WHO po, meron na po talagang graph niyan. Hindi lang masyado siya na-promote, but naka-graph na po. Ibig sabihin, for many thousands of dengue patients yan, tinali na nila yung kailan bumababa, kailan tumataas. So, kung Sunday yung lagnat mo, number yung usual na bumababa ng 150 na sa Wednesday yan, karamihan 3 days. Tapos bababa siya ng 3 days more. So, in other words, 6 days yon. So, kung Sunday yung lagnat mo, by Saturday, karamihan, yan lang po yung tinatawag naming U-turn. Ibig sabihin, kung yun na yung pababa, paakyat na siya. But I always emphasize, provided na ihi ng ihi ang isang dengue patient. Kasi kung hindi siya umiihi, Friday pa lang, severe na. Day 5 pa lang, kung hindi ka umiihi, severe ka na. ICU na ang labas mo. Lalo na ihi mo, kulay brown. So, yung, and pag gano'n ang nangyari, Doc Will, we don't expect the increase on the 6th day. Baka ma 8th day or 9th day kasi dumaan ka ng severe. Eh. Pero kung na-hydrate ng mabuti, ihi ng ihi, it will follow kasi walang damage na nangyari. Eh. Hindi nasira ang kidney, liver, so everything will just flow on a natural healing phase. So para hindi ma-damage ang katawan, huwag lang siyang matuyo. Para bang ang nag-drive ng sasakyan, huwag iubusin ang gasolina bago magpagasolina. Dapat may laman pa ang sasakyan. Magpagasolina ka na kasi nasisira ang pyesa mo pag inubos mo yung gasolina before ka nagpagasolina. Ganon din ang dengue fever. Pag naubos na yung tubig mo, nawawala na yung blood pressure, kahit lagyan mo pa ng tubig yan, marami na sira. Kidney sira, liver sira. Kasi siyempre, tubig naman ang nagbuhay sa ating katawan. So bottom line, huwag nating antayin ma-dehydrate, huwag nating antayin mawala ang blood pressure. Kailangan yung maintain yung urine. So ang platelet yan, dive lang siya, tapos aakit siya on day 6 pa day 7. Paano na yan siya? Pa-normalize na yan siya. So nakagraph na po yan, Doc Willie, na ganun yes. Ang pattern. Ililinaw natin, Doc Richard. Maganda yung sinabi mo, di ba? Tama yun. Gusto natin umabot sa ospital para umabot yung gamutan. Pero syempre, sa katotohanan, Doc Richard, marami na bigyan ng dengue siya, mahihirap. Sa public school, wala silang pera. Yes. Hindi nila mapapa-admit yung anak nila ng day 1 fever, day 2 fever. Understandable. Baka hindi nila mapapagawa. Bago nila makita na malala yung bata at dadalhin sa ospital. Mm. Let's say, malamang day 2, day 3 dadalhin yan. Yes. Ano magagawa nila day 1, day 2? Anong klaseng tubig ang ilalagay para may gasolina? Maganda tanong. Sa gas station? Tubig ba o maganda Orisol na talaga ang panggas natin? May nagsabi dito, okay, Gatorade. Anong magandang okay. Ibibigay first 2 days para umabot yes. Sa gas station? Mm-hmm. Okay. Yes. Number one, identification muna. Kasi hindi naman lahat ng lagnat ay dengue fever. Although, napapansin natin na dengue is may lagnat, matamlay. Kung nawawala yung lagnat, matamlay pa rin. Yan, napakataas na sign na dengue yan. Ibang, kumusta na anak mo? Wala nang lagnat, Doc. Anong ginagawa? Sige lang, tulog ng tulog. Ay, napakalaki ng chance na dengue yan. Kasi bakit wala pa rin, wala nang lagnat, ayaw pa rin maglaro. I always remind people, dalawa lang ang sakit sa mundo na kung wala nang lagnat, matamlay pa rin. Number one po doon ay diarrhea. Wala nang lagnat, di ba, Doc Will? Kung sige pa rin diarrhea, matamlay pa rin.
kasi dehydration eh. Number two doon, dengue. Kasi ang dengue, parang ang dehydration pa rin. So kahit wala ng lagnat, sige pa rin tulog, yan ay sign na dengue. So yung laro ng bata, importante. Kung hindi siya naglalaro, nawala na yung lagnat, malaking chance na dengue yon. So kasi hindi napapansin yan. Limang araw, hindi nila napansin yan. So that's number one. Number two, tama po yung oral rehydrating solution. Dahil yung oral rehydrating solution, combination po yan ng sugar and salt, mas mabilis po ang absorption sa intestine yan. At meron siyang potassium, sodium. So mas mabilis yung kanyang maliksi kaagad. Although plain water is still helpful. Hindi ko naman sinasabing hindi na uminom na. Plain water is still helpful. Pero mas effective po ang may halo ng oral rehydrating solution. Ngayon, Gatorade is still water din naman yan eh. Flavored water lang din. Pero the same thing, may tubig pa rin sa, may tulong pa rin. Pero sabihin ko bang mas maganda ang Gatorade kontra sa Orisol? Hindi naman po. Kasi mas maganda talaga ang Orisol kontra sa Gatorade. Pero I will still, kunyari, papiliin ako, balot or Gatorade? Siyempre, Gatorade, liquid yun eh. Yung balot, anlo na yun eh. Kasi maraming durian or Gatorade para sa dengue. Gatorade na lang ako eh. Tuyo naman yung hindi naman lalakas ihi mo sa durian eh. So I hope getting the point sa mga tao. Okay lang sa akin, pero kung pwede, mas magandang Orisol. Kasi yan po ang recommended po ng society. Ngayon, regarding sa yung iba talaga, Doc, even sa adults, ayaw din magpa-admit. Meron talagang ganun, hindi natin mapigilan yon. Actually, meron din namang promotion na sinasabing kaya ang dengue sa bahay. Totoo rin, maraming kaya ang dengue sa bahay. Pero kailangan talaga, tutukan nyo talaga ng inom. Kung sa bahay kayo, parang lunurin nyo na lang katawan nyo ng tubig. Maraming natapos ang dengue sa bahay. Usually adults or teenagers kasi nakakaintindi sila eh na inom, ayoko magpa-admit, inom ako ng inom. So, ihi. So, maraming nakaya sa bahay yun. Pero mga bata ay talaga kahit pilitin mo ayaw, yun ang mas dangerous na kung sa bahay lang. So, usually limit ko 3 days. So, kung Sunday ang fever, sana na dextrose na siya ng Wednesday. Ngayon, siyempre kung matamlay, Tuesday, 2 days. Lalo na ito kung may matapang. Kasi pag 4 days ang dengue, like Sunday ang fever, na-admit ng Thursday, medyo matapang na yan. So, yun po yun. Orisol or any liquids, then early admission kung matamlay talaga. Yes. So, mga kababayan, ganito po ginagawa ko lagi. Basta may issue, inaaral ko. At hinahanap ko yung mga expert na makakatulong sa atin. Eh, swerte tayo. Basta pwede yan. Nandiyan si Doc Richard. Tinitingnan natin yung sinasabi niya at ina-apply natin sa kababayan natin. Inuulit ko lang, Doc Richard, no, para maintindihan ko, maintindihan din nila. Normally, 3 days kakayanin ang dengue pag inom ng inom sa bahay. Pero kung severe dengue, baka 2 days lang, ganun. 2 days, papa-admit ka na. Parang ganun. Oh, ang problema, Doc Willie, hindi mo actually ma-predict sa simula kung sino ang severe o sino ang mild. Kasi sometimes lagnat lang eh. So, sometimes gut feel na lang ng mother na matamlay talaga yung anak niya, admit na lang kahit 2 days pa. Kasi hindi natin ma-predict ang lahat. Actually, pero kung medyo nag-play naman. Pera lang naman ang problema. Correct. Pera correct, lang ang problema. Doc, basta doc, libre, why not? Diba? Wala naman why not? Mawawala doon. So, siguro maganda mag-stock na rin sila ng Orisol. Murang-mura lang ang Orisol. Oh, yeah. Meron na ako sa Orisol libre sa bahay. Yes. Dapat may libre sa Orisol, di ba? Opo, sa health center po kasi sa diarrhea. Sa diarrhea rin yun eh. Yes. So, pwede yun. Yun so, sa health Orisol, pwede sa pagtatae, pwede sa dengue, may tulong yan. Pagdating sa platelet count, Doc Rich, pagdating sa platelet count, doktor na bahala magsasabi kung sasalinan ng dugo o hindi. Iba-iba alam ko, or bahala na yung doktor mag-decide, di ba? Iba-iba. Iba-iba yun. Iba-iba po yung madalas po ba magsalin ng dugo o bihira na ngayon? Madalas pa ba magsalin actually, ng dugo o bihira? The more na promote na po yung hydration,
lesser na po yung ano, yung transfusion ng platelet. Blood transfusion. Kasi kung na opo, kasi kung well hydrated naman yung patient, maraming ano na hindi na kailangan ang blood transfusion. Kasi ang bottom line ng bleeding, kasi kahit mababa yung platelet, as long as well hydrated, hindi pa rin siya mag-severe bleeding eh. Ang cause talaga ng severe bleeding is na-dehydrate, nagkaroon ng ulcer, nasugot na yung tinae dahil sa dehydration, tapos mababa pa yung platelet, naging severe yung bleeding. Pero kung hindi siya na-dehydrate, kahit mababa yung platelet, hindi rin siya nag-bleeding eh. So, katulad po yun, Doc Willie, yung sakit na tinatawag nating idiopathic thrombocytopenic purpura, yung ITP, it's a pababa ang platelet ng sakit na yan, pero hindi yan dengue. May mga platelet na 5 lang, no? Naglalaro, walang bleeding. Kasi ang ITP, walang dehydration eh. So, ibig sabihin ko, even if mababa ang platelet, basta well hydrated, yes. May ang doktor na bahala kung mag-transfuse siya o hindi. So, kasi kung hindi dehydrated, mag-platelet ka, wala din tulong. Yes. May nagsabi dito, Pedialyte. Pedialyte is Orisol, di ba? Orisol. Very good. Very good. No problem. So, papainumin na maraming Orisol. Siguro, may sobra ba? 5 baso? 6 baso? Plus, Doc Richard, pwede ba sabayan, siyempre, konting pagkain? Anong pagkain? Yes. Para hindi ma-ulcer, magasgas yun dyan, baka dumugo eh. Anong pagkain pwede sa bata sasabayan ng Orisol na mga siguro 5 baso? Kaya. Oo. Regarding sa wala namang sobra talaga kung ano, kasi ang kidney naman iihiin niya yung sobra eh. So walang sobra, wala. Mas maganda yung pagkain. Sa pagkain, actually pag may dengue, ayaw din kumain. So either lugaw or milk. Mahirap talaga pilitin ng usual pwede na pagkain. Unless mga yeah, karamihan po, Doc Will, na mga baby, ang mga young ones, at least may gatas man lang, or lugaw-lugaw, okay na yun. Pero we really expect na ayaw kumain yan sila. Bibihira. Pagdating ng 6th day, yung pataas na yung platelet, doon din gumagana na. Doon pa bumabalik. Pero during that time, usually hindi namin mapilit, at least meron lang lugaw or milk as a supplement. Last question, Doc Richard. Opo. Kailangan pag-usapan pera eh. I mean, magkano ba ihahanda nila? We have to be practical eh. Pag sa, sa government hospital, kung may PhilHealth, magkano hahanda nila? Siyempre, sasabihin wala. Pero pagdating doon, meron yan. Naman natin hindi wala eh. Laging meron pa rin ilalabas eh. Meron ka kasi, bang parang idea? Kailangan may konting dalang pera din, di ba? Yeah, yes. Kasi ang ano doon, Doc Willie, yung magiging severe ba siya o hindi siya magiging severe? Pag severe, kasi andyan na yung naging severe, hindi siya makahinga, i-oxygen siya eh, oxygen na. Ang mahal ng tanke. So, kung mag-blood transfusion, bibili ng dugo, o ilang bag yung bibilhin. Kung i-ICU, siyempre kung private, lalo na, patak na yung ICU. Kung kailangan i-intubate yung ventilator kasi severe, so, yun yung wala na, jack up lahat yun. Pero kung, kaya sabi ko, kung mapigilan natin doon level na maaga tayo at napaihi ng maayos, usually 4 days, 5 days, uuwi na yan eh. 4 days, 5 days, uuwi na. So, kung no excess ang hospital, like sa government, no excess, pwedeng walang babayaran. Kasi dinextrose mo lang naman eh. Wala naman antibiotics yan, kung dengue, plain dengue. Dextrose lang yung main, saka yung hospital stay mo. Pero dahil sa pagtitipid ng iba, dumating sila 5 days na. Hindi na makahinga, sira ng kidney, sumuka ng dugo. Siyempre, ICU ang labas mo. So nagtitipid ka, naging mas magastos lalo at naging dangerous pa sa buhay ng bata. So sometimes yung maling pagtitipid, yun tuloy ang lumalaki yung gasto. So, more on ano ako, ang tinuturo po is more on prevention of severity ang point ko. Kasi kung hindi siya maging severe,
pwede po, no excess yan. Pwede yan. Pero siyempre, kung private, siyempre, nag-effort naman yung doktor. Natural yun na merong PF sila. Pero minimal lang po yan. Kasi kung hindi, kung maaga kayong dumating at tinulungan nyo ang doktor, ibig sabihin tinulungan, bantayan nyo yung ihi. Inumin nyo pa rin kahit nasa ospital na. Para kung ihi ng ihi, ay, wala lang yan. Parang dadaan lang kayo sa ospital. Parang nagdayariya lang kayo niya na gumaling lang din. So, yun. It depends, Doc Will, on mild lang ba siya, grade 1, grade 2 lang ba siya, or naging grade 3, grade 4. Yun. Yeah. Yun po yun. So, any final words, Doc Richard, sa ating kababayan? Ang patingin ko po, nagka-dengue vaccine kayo or hindi kayo nagka-dengue vaccine po, katulad lang ang aking paningin. All of us are still in danger of a severe dengue fever. Huwag mo sabihin, ay, hindi ako nagka-dengue. So, hindi na ako mag-protect. Dengue vaccine, hindi na ako mag-protect. The same lang po yung status natin lahat. Dahil before pa yung dengue vaccine, ang dami na pong namamatay. Kaya ako nagawa ng advocacy kasi karamihan ng namamatay, hindi nila alam dehydration yon, or na-delay lang sila ng admit, or hindi lang napansin na hindi na pala umiihi. Kasi kung napansin nyo kaagad yun, may mapigilan pa eh. So it's more on educate yourself. And gusto ko i-promote yung aking page, Doc Willie. Yung yes, Dr. Richard Mata. Na page. Ang dami pong dengue videos doon. Hashtag dengue fever tips. Hashtag dengue fever tips. Kasi pag may nagka-dengue, share nyo na lang yung aking mga videos o pag-aralan nyo para maintindihan nyo na ano palang mga... Kasi hindi pa namin na-discuss ngayon ni Doc Willie. Ang daming mga importante nyong maintindihan. So, together with Doc Willie, na ma-reach out natin ang mga million-milyong tao na, ganun pala, dilabanan natin ang hydration yan. I do believe sa tulungan natin, no? Kasi ang namatay noong 2016 is 1,100. Nung yung namatay ng 2015 is 600. So, 600 after a year, 1,100 ang namatay. Wala pang dengue vaccine yan, ha? So, ibig ko sabihin, kung tayo magtulungan, I do believe, sabi ko nga, pwede zero deaths, Doc Willie. Sinabi ko, zero deaths is possible, sabi ko. Kaya lang, nagalit na yung iba sa akin, bakit ako nagsasabi ng zero. Pero siyempre, ako'y naniniwala na darating ang panahon, kung tayo ay educated, hindi na tayo matatakot dahil marunong natin agapan ang isang dengue, which is bottom line, a dehydration disease. Kaya natin yan. Kaya nga natin ang amoeba. Dehydration yun eh. Bakit hindi natin kaya ang dengue? Ang kaibahan lang ng dengue, hindi mo nakikita yung dehydration. Ang amoeba, nakikita mo. Kaya kaya natin labanan. Pero kaya naman natin labanan kahit nakapikit tayo. Basta alam natin kung anong dapat ibigay sa tamang oras. Yes. So yun po, Dr. Will. Maraming salamat, Dr. Richard. Meron lang akong kukwento rin sa kababayan natin. Okay lang naman, nandiyan si Dr. Richard. Siguro sa mga susunod na hearing, I'm sure magkakaroon pa ng hearing sa Senate, sa Congress. Meron akong suggestion eh, pinagdadasal ko maigi. Sabi ko, imbis na nag-iimbita tayo ng mga taong nagtuturoan kung sino may kasalanan, Bakit hindi po natin to the honorable mga senators and congressmen, baka po pwede invite natin yung mga agencies na tutulong. Yes. Unahin natin sa solution. DOH. Yung tutulong, ano po ibibigay? Ano makukuha? Yes, yes. DOH. PhilHealth, invite natin. Sa yes, hearing. Ayun po. Ano maibibigay? Ano maidadagdag? Invite natin DILG. Anong paglilinis ang maitutulong? Anong, di ba, sa mga stagnant water? DSWD, ano, i-invite natin? Baka may maambag sila. PCSO, baka may sobra kayo dyan, di ba? May tutulong. So, yung mga tama hospitals, yung di ba? PCMC, yan na lang invite natin. Yan na lang. I-focus natin, tatlong oras, I'm sure maraming matutuwa dyan. Diba? Yun, solution na tayo, solution. I-shift natin doon sa hanap na may kasalanan, pwede nyo naman i-investigate, pero yung tulong, i-solid natin. Diba? What do you think? Na-pray ko kanina to eh. Naisip ko eh. Ay, correct na correct yan, Doc Willie. Kasi yun naman ang hinantay na lang ng nabakunahan eh. Anong solusyon? Anong gagawin ngayon?
So, yung agency na nasabi mo, Doc Willie, yun naman yung tutulong. Eh. So, gusto lang naman nila ng assurance kasi kawawa naman sila. Ganun pa nangyari. Tapos, binigyan lang sila ngayon ng pressure at fear sa kanilang mga puso. Pero ngayon, kung bigyan ng solusyon at pagpapaunawa, katulad ng ginagawa natin ngayon, na kaya naman pala natin, eh, basta alam natin lahat kung anong gawin. So, yes. I do believe maging positive yung impact. Pero siyempre, habulin pa rin ang dapat habulin kung sinong may kasalanan talaga dyan. Kasi hindi po dapat gawin yun sa mga Pilipino na ang nangyari ngayon para tulong pinag-aralan na lang tayo. So, i-balance natin. Maraming salamat, Dr. Richard. Pagaling ka na. Okay, bye-bye. Thank you, Dr. Willie. Thank you. Ulit, ha? Maraming nag-iintay sa'yo dito. Opo, Dr. Willie. Dr. Lisa. Okay, bye-bye. Bye-bye. Bye-bye, bye-bye. Yan, okay. Maraming salamat po kay Dr. Richard Mata. Basta pag may tanong po kayo sa dengue, Dr. Richard Mata page. Mahaba yung kwento eh. Parang God's will na na-meet ko siya eh. Well, noong pa kasi kahit millions ang followers natin, gusto ko maghanap ng doktor. Ang dami natin nahanap na doktor. Papasa natin yung followers natin para sumikat tong mga doctors, makatulong sa buong bayan. That's my dream. That's my prayer. Kaya ganito po para sa inyo, ha? Panoorin nyo lang yung video. Paki-like, paki-share. Kasi yung sinabi namin, yan po yung tamang-tama. That's just the right attitude, right words para matulungan ang kababayan natin. Maangat sila ng malinis. Maging healthy ang lahat ng malinis po. God bless po. Thank you very much. Maraming salamat. Paki-like, paki-share para mapanood ng ibang tao. God bless po. Salamat sa lahat ng comment. Nabasa ko po.